Magsitayo po ang lahat. Magsilawi tayo sa Panginoon at isang bagong awitin. Magsilawi tayo sa Panginoon buong sanda ititan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsilawi kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsilawi kayo sa Panginoon buong sandaligtas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkup ay niloob mo na maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipakintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasiyas, ang saserdote sa Bethel, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, aniya. Dahil sa kakasalita niya'y nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang kayo'y mamamatay sa digmaan at dadalhin bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap naman ni Amasiyas si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula.
Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawain ngayon at inutusang magsalita para sa kanya sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaak. Dahil diyan, Amasiyas, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhin bihag sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao'y bagong buhay. Yung kanya mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yung bungang idudulot. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Yung paggalang sa Poon ay marapat at mabuti. Isang banal at tungkulin na iiral na parati. Pati manghatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ito'y higit pa sa ginto sa maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay nang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito'y dalisay at malinis. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Magsitayo na po ang lahat. Inyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita
ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo. At tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitiko na nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskriba na naroon. Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang madali? Ang sabihin ipinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka. Dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila ay natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ang Diyos lamang ang nakapagpapatawad ng mga kasalanan. Bakit ang ating Panginoong Jesus pinatawad niya ang kasalanan ng paralitiko? Upang ipakayag niya sa mga tao na siya ay isang Diyos at may kapangyarihan siyang magpatawad ng mga kasalanan. Bakit ang paralitiko na may paralysis sa buong buhay niya, napagaling ng ating Panginoong Jesus at pinalakad upang ipakayag ng ating Panginoong Jesus na siya ay isang Diyos at bilang Diyos, magagawa niya ang lahat ng bagay.
sa ating ebanghelyo, ibig ipaalam sa atin ng ating Panginoong Jesus na siya ay isang Diyos, hindi lang isang tao. Siya ay Diyos at isang tao na katulad natin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang buong pananalig ng mga kaibigan ng paralitiko. Dalhin natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at ang mga dalamhati ng simbahan at ng mundo. Ang ating tugon, Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang simbahan naway palagi ang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan, manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng pakikipagsundo, naway laging magpakita ng habag at pangunawa sa lahat ng mga nagbabalik-loob, manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Tayo naway maging laging handang magpatawad ng ating kapwa sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatagpo ng kasiyahan at pag-asa sa gitna ng kanilang pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Iyong mga namayapa naway makasalo sa walang hanggang kapayapaan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawaran na dulot ng iyong anak sa amin. Kami nawa ay makapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Hinigiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Na rin nagtulot ng
lahat tayo'y may mahihain sa hapag. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng pag-aakin ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo na ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukog. Sa hangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo."
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin din niyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Panginoon, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakot na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birken Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pani Kristo. Amen.
pag-ibig ko. Hindi ka kailangang magsikap ng gusto upang ika'y ibigin ko. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, buhayin nawa kami ng aming iniakin at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bunga na lagi naming mal-i-aalay sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus, nasa sinasamba ka namin, iniinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, di marangal ka na. Thank you.